Welcome to Stellar Network. Ako si Angelo, ang inyong bagong host. Dito sa Stellar Network ay siguradong updated ka sa showbiz news at iba pa. Kaya kung first time mo dito ay mag-subscribe ka na sa isang eksklusibong fit check session na nilalabas ni Kim Chu kasama si Jake Ejercito. Maraming bagay ang lumabas sa usapan na nagbigay ng kakaibang kulay sa kanilang pagkakaibigan. Dito, inamin ni Jake na na-starstruck siya kay Kim Chu, ang kilalang Chinita Princess at idolo ng madlang people. Hindi rin napigilang magbigay ng komplimento si Kimmy kay Jake, anyang sobrang mahiyain daw ito. Sa isang maiksing kwentuhan, nagbibiruan pa silang dalawa hinggil sa trabaho ni Jake, na hindi nakakapasok dahil sa sobrang kaba sa kanyang mahiyain na personalidad. Sabay tawa at kwentuhan ang nagbigay ng masayang atmosfera sa kanilang pag-uusap. Sa gitna ng kanilang pagkakakulitan, na-mention din ni Jake na may ibinigay siyang regalo kay Kim na tila naalala na rin ng huli, isang candy pala na may pangalang Inferno. Ipinakita ng eksena ang tunay na samahan at kakulitan ng dalawa. Habang mas lalong sumisikat si Kim Chiu at kilala bilang primetime queen, marami ang nagtatanong kung may pag-asa ba si Jake Ejercito na maging mas malapit sa kanya. Kahit hindi gaanong sikat si Jake sa industriya, naniniwala ang ilan na hindi ito dapat maging hadlang kung talagang interesado si Jake kay Kim. May mga chismis rin na si Jake Ejercito sana ang original na katambal ni Kim Chu sa teleseryeng What's Wrong with Secretary Kim. Ngunit, ayon sa mga balita, si Paulo Avellino ang napili at siya ay tinulungan umano ni Kim Chu. Ang hindi malaman ng marami ay ang dahilan kung bakit hindi napunta kay Jake ang role na yon. May mga naglalabas ang kwento na nagdulot ng disappointment kay Jake, at pati na rin sa kanyang pamilya. Sa gitna ng mga kontrobersya, umaasa ang ilan na magiging maayos pa rin ang relasyon ni na Kim Chu at Jake Ejercito. Ngunit, may mga nagsasabi rin na karma ang tila sumusunod sa kahabaan ng kanilang kwento. Ang mga pangyayaring ito ang nagpapatibay sa ideya na hindi mo masasabi kung paano ito magbabago. Ngunit sa ngayon, mas pinipili ng mga tagahanga na hayaan na lamang sila at magbigay ng suporta sa kanilang mga personal na desisyon at pagpili sa buhay. Ano ang masasabi niyo sa issue natin today? Feel free to comment your opinion. This has been Angelo, hanggang sa susunod na balita.